Jesus, thank you for everything. You're the law. You're the law of laws. You're the law of everything. Yeah, with your name, with the power, authority, with your name, and everything, yeah, has been created. And thank God for your blessings, tracing and keep tracing and upon us, God. And the more of the need in our life is the spiritual blessings from you, God. God, help us to have a teachable spirit today. Have a right heart before you, God. And the attitude, yeah, to open and acceptable in your eyes, God. Yeah, speak to us today. Amen. God, feed us with the spiritual manna. Amen. And help us to grow and be strong in the Lord. We need more of your power and the strength and wisdom, especially in this last day, God. Especially in the situation, yeah, in this generation, oh God. And right before Jesus, you're coming. Amen. God, sanctify the church. Yes, Lord. Amen. God, you discerning among all the believers. Yes. Amen. God, you know everything in our life. Yes. Even you have the number of every hair in our head. Yes. God, you count it. You know the number. Yes. You give us all this blessing. Overflow, yes, and until God we cannot hold it, oh God. Yes. Amen. Bless our brother, the brother here today, yes, and help him, God, yes, to receive God your plan, yes. Amen. Your leading and your guiding in his life, God. Yes. You know what is the best for him, oh God. Yes. Bless all our sisters here today, God. Yes. Amen. And help us to live a holy life. Yes. Glorify your name. Yes. Amen. God, anointing Sister Rosemary, yes, and use her for the glory. Yes. Amen. And shine for the glory of God. Yes. So we turn this time into your care. In Jesus' name we pray. Yes. Amen. Yes. And amen. Sister Rose, please, you may be seated. God bless you. Praise the Lord. Everybody says, praise the Lord. Praise the Lord. Exactly. 3 o'clock, mga kapatid. Huwag po kayong matulog. Amen? Amen. Huwag po kayong mag-chit-chat. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin? Mag-chat at saka mag-chit-chit. Yung chit-chat, mga kapatid. So, praise God! Ang pamagat ko ng aking pong type ng akong pong ibabahagi sa oras na ito, nakuha ko lang po, mga kapatid, for this week. Kasi sa nangyayari, mga kapatid. The title is, These Are the Last Days. Plural yan, mga kapatid. These are the last days. Amen? So, na-confirm po kay Sister, testimony po ni Sister Venus, praise God, yung sa topic po, mga kapatid. So, I keep on thinking, mga kapatid, if I'm going to mag-aas ako ng excuse or the Lord will still give. Pero pabalik-balik po, mga kapatid, yung nangyayari, kasi everyday, mga kapatid, yun pa rin ang nangyayari, amen. At bumabalik-balik sa aking isip at puso, mga kapatid, yun pa rin. So, yun pa rin ang final. These are the last days, mga kapatid. Alam na natin ang nangyayari sa mundong ito, may, amen? Amen! This turbulent world, mga kapatid, pag turbulent ang sinasabi, violent, magulo, masyadong maraming problema, mga kapatid, ang mundong ito. Not only this place, mag-English tayo nito. Not only in this
place of Hong Kong, mga kapatid, but in some other nations also. Amen? Amen. In Philippines, there are earthquakes. In other, there are fires, wildfires. In other, there are flood, famine, mga kapatid. So, i-prove po natin sa salita po ng atin. We are going to prove in the Word of God. Kasi, we always hear that word. Amen? But some, they don't know that it's a biblical. What is happening right now is a biblical. Amen. But some are questioning. How come this is happened? Because they don't know what is, they never read the Word of God. But if we read the Word of God, we don't have any problem. Yes. Because we know that these are the, God allows these problems, this kind of trouble in this world to test our faith. Yes. Amen? Yes. Praise God. So, we are going to read the 2 Timothy chapter 3 verse 1 until 5. Can you please stand together, church, and let us read? I just give to the chapter 3 verse 1. Pero actually, mga kapatid, babasahin po natin. We are going to read all para malalaman po natin, mga kapatid. In verse 1, 2 Timothy chapter 3 verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. This know also that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of treasures, more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Praise God. And we already proved that it's in the Bible, mga kapatid. Amen? Mag-Tagalog English ako kasi talaga ngayon not really good in English. So, will you please sit down, mga kapatid? Praise God. So, it is proven in the Bible, mga kapatid. It's not just Sister Rose say, our sister say, but it is proven that it's written in the Bible. Amen. Amen. So, there's no excuse sa atin lahat dito, mga kapatid. But, sabi niya sa Matthew chapter 24, mga kapatid, these are the just the beginning of sorrows. Umpisa pa lang ito, mga kapatid. Amen? Amen? And this morning, mga kapatid, napakaganda kasi yung isang topic dito is we must always be thankful. In everything, we must be thankful. And it is written here, people now are unthankful. Yes. You see, nakasama, mga kapatid. People now are unthankful. We don't know how to be thankful to God. We don't know how to be thankful to our fellow men. Amen? Amen. And we don't know how to be thankful for those trials that arise in our life. We only thankful for the blessing that we receive. But when trials come, we are not so thankful. Christians or not Christians, sometimes like that. Amen? Amen. Praise God. So magbibigay po ako, mga kapatid, nang sa sinabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 3, having no natural affection. The Greek word is heartless, inhuman. Hindi na tayo makatao, mga kapatid. Sometimes there is no natural affection to our fellow men. Amen? Amen. No more. Even if you know the word of God, even if you encounter those people who are sick or who are in need, mga kapatid, like the old, we have no affection anymore. We don't care. What we care only is ourselves. Right? We only care our own self. Basta nabusog ako. Basta magandang buhay ko, I don't care. No more affection. Hindi na tayo naging makatao minsan, right? There's no love. But God is love. We only say that, I love you. But only in word. Yes. But not in deed. Yes. Amen? Praise God. Ito, mga kapatid, ay paalala po sa atin lahat, mga kapatid. Disobedient to parents.
Some are fighting their parents. Kahit hindi mo siya susuntukin mga kapatid, kasi fighting minsan, susuntok, no? Fighting! Hindi mo sinusunod ang iyong magulang, mga kapatid. Dinidisobey mo kung ano ang gusto ng iyong magulang ay tinuturo niya na maganda po sa atin. Not only parents, even your elders, your leaders, your pastor, mga kapatid. Those who are teaching you the right one, you are not obeying anymore. There is no respect anymore, right? So naka-encounter na po tayo, hindi naman lahat, mga kapatid. Baka sabihin niyo, grabe naman ito. No, it's hindi lahat. We know our own self. Yes. Praise God. So disobedient to parents, yung mga parents natin, mga kapatid, supposed to be, before mga kapatid, ito kasi, talagang gusto kong i-share ito. Because I can see children now never obey their parents. Mas magaling na sila kaysa doon sa mga magulang nila. Mas matatalino ngayon ang mga bata, mga kapatid, than to their parents. But there is no, mga kapatid, there is no respect anymore. Nawala na yung pagrespeto, mga kapatid, sa kanilang magulang. But before, mga kapatid, isang lang ng iyong magulang, tago na tayo. Amen? Ngayon, mga kapatid, eh ngayon nga, pag may bisita eh, ang yabang ng mga anak, sila nang umaharap. Kasi mas matalino ang mga bata ngayon kaysa magulang. Takbakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Increasing numbers of children, mga kapatid, are losing their faith. Bakit? Nagre-rebel din na po sila, mga kapatid. Even in the schools, as we can see, the news ngayon, mga kapatid, di ba? Kahit mga schools, mga kapatid, hindi na talaga nire-respect ng mga estudyante, mga bata, mga kapatid. They don't never respect the school. Yung mga batas, mga kapatid, hindi na nire-respect. Kahit nga sa gobyerno natin, mga kapatid, there's no respect anymore. People are not respecting the law. Amen. At nakikita na po natin ngayon, mga kapatid, hindi lang dito, kahit sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Even in different countries, mga kapatid, nakikita na natin na nilalabanan na nila ang kanilang gobyerno. Amen? Right. Amen? Kung anong gusto, eh dito nga lang, mga kapatid, kung anong gusto, gagawin. So instead of following the leaders, mga kapatid, instead of obeying the authority, mga kapatid, of the government leaders, what they do is, kailangan, mga kapatid, ang susunod, yung leader pa sa taong bayan. And including, mga kapatid, sa loob ng iglesia, ganyan po ang nangyayari, even inside the church. Amen? Amen. Instead of the leader will teach you and guide you, mga kapatid, it is you who is teaching the leader. Mas magaling, mga kapatid, ngayon, bato-bato sa langit ang matamaan, sana huwag kayo magalit. This is just a reminder, mga kapatid. Kahit po, mga kapatid, even if you know everything, and your leader or your pastor doesn't know anything, mga kapatid, you have to obey. That's right. You have to respect, mga kapatid, because you are serving God. Amen? You are not serving people, you are serving God. Amen? But these are just, marami, mga kapatid, but these are just, tinatawag nito, mga kapatid, reminder for us. Earthquake, mga kapatid, in Philippines, there are earthquakes. Iba't ibang lugar. There are floods, mga kapatid. Critical times are going on, mga kapatid. Wala na po tayong hahanapin na magandang lugar doon. Because everywhere, mga kapatid, we are going is so critical right now. We can only find peace in the presence of God. In everywhere, mga kapatid, there is trouble. Amen? You go to Central, there's trouble. You go in Philippines, still that trouble, mga kapatid. But go to church and worship God. Amen. There is peace. Amen. There is joy. Amen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. People now are lack of self-control. 2 Timothy chapter 3, verse 3, mga kapatid. People now have no love of goodness, mga kapatid. Wala na yung kabutihan. Hindi na na-exercise, mga kapatid. Because what we want to do is what we should do it. Amen? No goodness anymore. Nawawala.
example ko yung sarili ko, mga kapatid. I worked for almost 12 years in one employer. Sa family nila, mga kapatid. Pero yung anak niya, naging employer ko naman. At syempre, dumating, mga kapatid, ang puntong nandun yung mahina. He is weak. So of course, when a person, when the old is weak, cannot stand. Magkakaroon po siya ng yung mga changes, mga kapatid. Amen? So, I want to murmur. Because, ang tawag nila doon, pagod. I'm tired. Physically tired, mga kapatid. But when I remember the word of God, I said, oh, I need to love Him. Because 11 years, I do my own thing. I did. Yung gumawa po ako ng kanya, ng sarili kong yung ano na, they are not really yung ano, mga kapatid, mahigpit. So sabi ko, kailangan kong i-exercise yung kabutihan. Kasi yung kabutihan nila sa akin noon, for 11 years, mga kapatid, ay hindi ko yun mababayaran. Amen? Amen? Praise God, sabi ko. So sobrang pagod ko, mga kapatid, sobrang pagod ko. Yung kahit yung amoy. Pero while I'm doing that one, at nare-remind sa akin, mga kapatid, na kailangan kong gantihan din ng mabuti. Yung mabuting ginawa nila, mga kapatid. At ang naging, yung naging reaction ko, yung nagiging feeling ko, mga kapatid, is gumaan. Gumaan, mga kapatid. Dahil doon sa naisip ko na kailangan kong gantihan ng mabuti yung ginawa niyang mabuti. Para magiging magaan ang aking puso. At nandoon, mga kapatid, yung sinasabing, you are serving a good God. Amen! Amen. Praise the Lord! Kasi kung gagantihan mo ng hindi maganda yung amo natin, mga kapatid, na source sila yung instrument ng ating source of income, mga kapatid, wasak tayo. Amen. Praise God! Wala tayong magiging income. Increasing lawlessness, mga kapatid, hindi na tayo sumusunod sa batas. Amen! And the last one is global preaching. Nangyayari na ito, mga kapatid. Yung global preaching. Pero anong kanilang sinabi yung mga kapatid sa Matthew chapter 24 doon sa verse 5, mga kapatid? But these are just the beginning of sorrows. Wala pa tayo, mga kapatid. Nag-uumpisa pa lang. Yes. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Dahil marami tayong dadanasin, mga kapatid. Praise God! Sinong takot dito, mga kapatid? Pag nasa Panginoon tayo, huwag tayong matakot. Yes. Kasi meron tayong hope. Amen. Kaya kasi nasabi natin, Lord Jesus, you are my blessed hope. Ngayon, dahil natatakot tayo, minsan, mga kapatid, it's impossible na hindi ka naman matatakot pag napunta, pag maririnig mo yung tear gas, mga kapatid. Oh, may nagre-record na nga yung tear gas. Praise God. So, nandun pa rin yung fear. Right? But, we are, God is helping us and teaching us what to do to overcome that fear. Amen? Ano pang gagawin natin bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid? Para instead na mag-concentrate tayo sa tinatawag itong tear gas na yung mga kapatid na nire-record pa, ipopost pa, mga kapatid, to prove. Amen, natawa yung mga kagroup ko. Praise God. Minsan, mga kapatid, nakakatuwa na nakakaano yung nangyayari. Amen. Pero habang nangyayari yung mga kapatid, naiisip ko itong topic na ito. But God is teaching us, mga kapatid, how are we going to do para mawala ang fear, para tayo maging matatag, to be more strong faith to the Lord, what are we going to do? Amen! So magbibigay po ako ng tatlo, mga kapatid, and how are we going to draw closer our self to the Lord, our faith to be strong, mga kapatid, what are we going to do? Learn diligently. Amen. Ano bang pag-aaralan natin yung mga na ano natin doon, yung mga nire-record natin na putok-putok, mga kapatid? Praise God. We need to learn diligently, mga kapatid. In Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7. Basahin ko na lang para diretso. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Praise God. Ang sabi niya doon, and these words which I command thee, salita pa ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano ba yung salita ng Panginoon? Yung nababasa po natin sa Biblia. Because this is the foundation. Ano naman ang ating ituturo, mga kapatid, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? Amen! Kung naririnig lang natin
natin mga kapatid sa ating kapwa ang sasabihin natin what is our proof. Tama. To teach mga kapatid. Kanina mo ituturo mga kapatid. Tatawag ka dun sa anak mo kasi sinabi niya doon. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Hindi lang doon sa mga anak mo mga kapatid. You can teach it to anybody whom you encounter. Amen. The word of God mga kapatid. Dahil kung wala po tayo nabasa, ano ang ituturo po natin? Praise God. Ituturo ba natin mga kapatid yung naririnig natin walang proof? We have to read the word of God. Ang salita po ng salita ng Panginoon mga kapatid is our bread. Yan po ang tinapay natin mga kapatid. Kung kumakain ka ng tinapay mga kapatid, the word of God is the bread. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Ang tao mga kapatid ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Amen. Ngunit sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Amen? So paano tayo lumakas mga kapatid kung walang salita ng Panginoon? Paano tayo magbabahagi mga kapatid? Ang mga leaders lang ba pwedeng magbahagi? No, you can do. Kahit hindi po tayo leaders, teachers, mga kapatid, you can do. Teaching your children, mga kapatid. Teaching your friends. Teaching your relatives, mga kapatid. Teaching your members. Teaching your leaders. Praise God. So, meron ang tawag dyan, mga kapatid. Baka may 999 na dyan. May tear gas. Dahil dito mga kapatid, sabi niya dito sa coming of the last days mga kapatid. In the last days, sabi nga niya sa Joel mga kapatid, sa Acts chapter 2, in the last days, I will pour out the Spirit. Amen. In the last days. So nasa last days na tayo mga kapatid, hindi lang yung mga tribulations. Kahit yung Spirit ng Panginoon ang kanyang ibubuhit mga kapatid, in the last days, sabi niya, di ba? Praise God. So kailangan tayo mga kapatid magkaroon tayo ng James 5:8, be ye also patient. Maghintay po tayo mga kapatid. Magiging matyaga po tayo mga kapatid. Amen. Mapagtiisin. Pagtibayin po natin mga kapatid. Establish your hearts for the coming of the Lord draweth nigh. Praise God. Pagtibayin ninyo ang iyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kaya kailangan natin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Kailangan magkaroon tayo ng patience, mga kapatid, na mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung hindi po natin gagawin yan, mga kapatid, what are we going to do? 1 Peter 4:7, mga kapatid, for the end of all things is at hand. Be ye therefore, be sober, watch, and pray, mga kapatid. Mapagbantay po tayo. Maging matalino po tayo, mga kapatid. Dahil darating na ang ating Panginoon. Maybe bukas, maybe ngayon, or maybe madaling araw. Amen? In Psalms 119 verse 97 to 99 mga kapatid. Basahin ko na lang lahat. Just follow me mga kapatid. Oh how I love thy law. It is my meditation all the day. Thou through thy commandments has made me a wiser than mine enemies for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers for the testimonies are my meditation. 97. 97, 98, and verse 99. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Okay. Yung last, sabi niya doon, I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Minsan, mas magaling na yung estudyante, yung... Amen? Kahit nga sa pag-aaral, kahit nga sa nakakasalamuha natin mga kapatid, tinuturoan natin kasi mas magaling na. Amen? Kaya kailangan tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Hindi lang sa mga nagtuturo. Amen? Amen. For through thy commandments has made me a wiser than mine enemies for they ever with me. Kaya pag meron ka na encounter mga kapatid, anong sasabihin mo?
awan amok. Hindi mo alam. Lalabanan mo na lang siya, mga kapatid. No. Ang Panginoon, mga kapatid, ginamit po niya ang salita ng Panginoon. Amen. In 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagsikapan po natin, mga kapatid. Hallelujah. Numarap sa subok ng Diyos, mga kapatid. Pagsikapan po natin na mag-aral ang salita ng Panginoon. We need to know what we believe. Kasi kung hindi ka mag-aaral, hindi mo alam kung sino ang pinapaniwalaan mo. Meron ang sisinyas, ano yun, ayan na yun, mga kapatid. We need to know what we believe. So, what we do is we need to study, mga kapatid. Diba si Jesus nga eh, nagtinem siya ng kaaway, mga kapatid. When Satan tempted him, he just speak, it is written. Yes, tama. Amen? So tayo, mga kapatid, meron ako naalala, mga kapatid, ano na lang kung halimbawa matulog ako, puro word of God, kakain ako, word of God. Yeah, supposed to be. Kung yun naman ay para sa ikakatuwid mo, it can be. Amen? Huwag tayo magsawa, mga kapatid. It is the word of God. Because the word of God will strengthen us. Kasi kung wala kang salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi tayo maging malakas. Ang physical nga natin, mga kapatid, kailangan ng rice, right? Kailangan pa ng adobo, gado. So, lalo nung, mga kapatid, ang ating pong kaluluwa. Hindi lang pwede, mga kapatid, na Acts 2:38 lang memorize mo noong nabaptize ka pa yan hanggang darating ang Panginoon. Yan pa rin ang alam natin. Dagdagan po natin, mga kapatid. We have to add. I and my father are one. Oh, nadagdagan. At least meron, mga kapatid. At least nadagdagan. Oh, at least nandiyan na kayo sa book of John, mga kapatid. Okay lang yun. Huwag lang iisa. Second man, mga kapatid, is looking prayerfully. So kapag meron na po tayong alam na salita ng Panginoon, mga kapatid, kapag nag-aaral na po tayo ng salita po ng ating Panginoon, mga kapatid, na meditate na po natin ang salita ng Panginoon, na ilagay po natin sa kaisipan at puso ang salita ng Panginoon, what are we going to do, mga kapatid, next? Manalangin. Pwede din yun, mga kapatid, apply it. Pero next yan. Looking prayerfully. Paano mo hanapin ang Panginoon, mga kapatid? By prayer. Hindi naman laging may bridge. Sis, ipag-pray mo nga ako. Puro ipag-pray mo na lang ako. Wala ka ng personal relationship sa ating Panginoon, mga kapatid. A prayer is a breath. Yan po ay hininga, mga kapatid. Kapag hindi ka po nananalangin sa ating Panginoon, there is no communication sa atin between sa iyo at sa Panginoon, mga kapatid. Wala kang kalakasan, para kang cellphone lobat. Is it right? Yes. Kapatid, amen. Kaya kailangan po natin, mga kapatid, ng prayer. Kasi marami tayong na-encounter sa mundong ito, hindi lang trials, mga kapatid, troubles. Marami pong na-encounter ang isang tao, Christian or not Christian. We can encounter a lot of things that destroy our spirit. Amen. Yes. Destroy our relationship to God. That's why we need prayer. Yan lagi ang isa sa pinakahalaga sa ating buhay, mga kapatid, is prayer. How can we seek God? Kaya nga sabi ko, lagi na lang bridge. Sister, panalangin mo kasi prayerful ka, kasi powerful ka, kasi ganito. Hanggang doon na lang pa tayo, mga kapatid. Why don't you just have a personal devotion with the Lord, mga kapatid? Yun ang kulang sa isang Kristiyano, mga kapatid. Sometimes we are weak. Why? Dahil wala pa tayong panalangin. Pero kahit maraming problema, mga kapatid, sabayan mo ng prayer yan, mga kapatid. Lalakas ka, amen? Yes. Praise God. Hallelujah. Amen. Kailangan natin ang prayer. So, ang sabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, kailangan po natin in Titus chapter 2, verse 13, looking for the blessed hope and the appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. How? Titingnan mo na ba lang ang nag-worship or what? O nag-worship ka? No. Looking unto the blessed hope by prayer, mga kapatid. Kung gusto mong hanapin ang presensya ng Diyos, seek Him in prayer. Amen.
if you want to find the blessed home, mga kapatid, seek Him in prayer, mga kapatid. Kaya huwag mong sabihin, mga kapatid, na eh, nahanap ko ng Panginoon. Hindi mga kinausap ang Diyos, hindi mga alam kung anong sinabi pa niya sa'yo, right? Minsan nga, naghihingi lang tayo sa Panginoon, Lord, give me, I have so many problems, ganito, ganyan, katambak, mga kapatid. But we never wait for the response of the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, you're not waiting for the response na makipag-usap sa atin ng Panginoon. Sometimes, ikaw lang nakipag-usap. Pero hindi natin mahintay ang Panginoon na nagre-response po sa atin, mga kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, there is no changes. Lumabas ka doon sa bed mo, mga kapatid, just the same. Kung ano ang spirit mo doon, lumabas ka doon, just the same spirit. There is no changes. Kasi hindi mo nakausap ang master po natin. Hindi mo nakausap ang tatay natin ng maayos. So we will have to seek the Lord, mga kapatid. In Matthew chapter 13, verse 33, take ye heed, watch and pray, for you know not when the time is. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, take heed, watch, and pray. Persistent prayer ang sinasabi nito, mga kapatid. Watch and pray. Persistent prayer. Patuloy, magpakalakas sa pananalangin sa ating Panginoon. Huwag ka lang manalangin during the times that you have problem. Even if there is no problem, mga kapatid, go! Huwag ka lang magsabi yung devotion kanina, huwag ka lang magpasalamat kung may blessing. Magpasalamat ka rin kung may problema. Ngayon, manalangin tayo, mga kapatid. Hindi lang pag may problema. Kahit may blessing, manalangin tayo. Opposite lang yun, eh? Vice versa, kasi thankful yung kanina. So always watch and pray, mga kapatid. So very important po yung prayer po natin. And 1 Peter 4:7, mga kapatid, but the end of all things at hand, be therefore sober and watch at prayer. Sinabi ko na kanina, in Luke chapter 21, verse 36, watch ye therefore and pray always. Magbantay at manalangin lagi, paulit-ulit. And be accounted worthy to escape of all things that shall come to pass, and you stand before the Son of Man. Anytime, darating ang Panginoon, mga kapatid, at least we are ready. Amen. Hindi lang yung, darating daw ang Panginoon bukas, kailangan na tayong Y2K, yung Twin Tower, babagsak na, darating ang Panginoon, si Kibuloy, darating na, ganito, ganito. No, mga kapatid. Dahil siya yung magpapaistap, mga kapatid. Pero, wag tayong maging magbulag sa katotohanan. Amen? He is a false prophet. Kaya magbantay tayo, be sober, sabi ng Panginoon, watch and pray. Manalangin tayo para hindi tayo ma-deceive, mga kapatid. Amen. Kasi pwede kang ma-deceive eh. Pwede tayo ma-deceive. Pag wala tayong prayer, mga kapatid, kahit may salita ka ng Panginoon without prayer, pwede kang ma-deceive. Because, hindi tayo tuturuan ng Panginoon, walang guidance, especially, kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon. Because the Spirit of God will teach us kung anong gagawin natin, mga kapatid. Siya yung magbibigay sa atin ng wisdom para alamin natin kung sino nga talaga yung kinakausap natin. Baka mamaya, meron ka ma-encounter na member ni Kibuloy, mga kapatid, at mamaya sabihin, yun na yun. Amen. So darating man ang ating Panginoon, we don't know, mga kapatid. But we must always be ready. And then, the third one, mga kapatid, Sister Connie, prepare, share your faith. Ito na, yung pinakaano, mga kapatid. So, kailangan natin kumain, bread, mga kapatid, manalangin, that is our breath, ang hininga pa natin. Ngayon naman, mga kapatid, we have to exercise. Paano natin i-exercise yung salita ng Panginoon? Paano natin i-exercise, mga kapatid, yung hinihingi natin through prayer, mga kapatid, sa ating Panginoon? Through sharing your faith. Through sharing the Word of God to those people who are in need, mga kapatid. Dahil sa oras na ito, mga kapatid, marami pong kaluluwa na naghahanap ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Marami na po ngayon ang uhaw. At the last minute, mga kapatid, naghahanap na sila ng kapayapaan, but there is no peace outside, mga kapatid. Amen. Ngayon, ang hinahanap na po nila, mga kapatid, who is the true God? Tama. Yes. Amen? Nakikita na po natin sa Facebook, hindi lamang sa mga kamag-anak, naririnig natin, mga kapatid, they are longing for the truth, mga kapatid. At tayo yung tinawag na ating Panginoon as a witness, mga kapatid, hindi lang Jehovah's Witnesses, mga kapatid. Tayo ay tinawag na ating Panginoon. And you have the power, mga kapatid, to share the Word of God. Huwag mong sabihin na member lang ako eh. Nasa, God's Word pa lang ako, wala pa akong alam. You can share your faith, how God changed our life. Paano ka binago? Pwede mong sabihin, noon, chismosa ako, ngayon binago na ako ng Panginoon. The things I used to do before,
I hindi ko na ginagawa, di ba? That is changes. Why? Because God changed you. Yes, amen. Amen. And now, in suot ko ni Apo, yun lang yun mga kapatid, binagawa ko ng Panginoon, tinanggap ko ang Diyos sa aking buhay, nagsisi ako sa aking kasalanan. Amen. Hindi ko na gagawin yun because I repent. O baka naman hindi tayo nagre-repent, nag-emote lang mga kapatid, umiiyak ka, sarap ng iyak mo, tapos mamaya babalik ulit ang ugali. No. Kailangan tayong mag-repent. Pag mag-repent ka mga kapatid, huwag mo nang balikan. Amen. Tapos na yun mga kapatid. Amen? Huwag mo nang alalahanin yung nakaraan pa. Yes. Turn to God. Kailangan natin mga kapatid na pag-isipan kung ano ang gagawin natin bilang isang anak ng Diyos. Share the word of God. Huwag mo nang i-share kung ano pa yung negative things sa kapwa mo mga kapatid. Ang i-share mo yung salita ng ating Panginoon that will encourage them mga kapatid. At baka yung pag-encourage mo sa kanila mga kapatid, you can win their soul. Tama. Amen. Huwag kang mag-spread ng hindi maganda sa kapwa mo dahil mawawala yan. Spread the good news of God mga kapatid. Yan ang kailangan natin sa mundong ito. Amen. Preach the gospel of God mga kapatid. Amen. Na ang Panginoon, si Jesus, ay namatay. At muli siyang milibing at nabuhay muli mga kapatid. Kaya meron tayong tinatawag na pag-asa mga kapatid na meron tayong buhay na walang hanggan na hinihintay mga kapatid. Praise God. So yan po ang kailangan po natin mga kapatid. So it's a very simple mga kapatid but it's just a reminder for everyone. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi nga po, as it is stated in 2 Timothy 3:1-5, this law also that in the last days, perilous times shall come. This is the time where Christians fall away. The falling away of the Christians. You know what does it mean? Because this 2 Timothy, mga kapatid, it is written for the Christians. Yes. For the believers. Yes. Amen. So the falling away. Just like Sister Rose says, mga kapatid, that in the last days, men shall be lovers of their own selves. Yes. Amen. You will become selfish. You say, I remember my alaga, mga kapatid. I was, in their school, they are teaching her the song, I love you, you love me. So I was teaching her, she keep insisting, I love me. No, should be, I love you, you love me. But you say, I love me. He's only a child, mga kapatid. And many people today who are like that, I love me. You know what it means, mga kapatid? Just loving ourselves, mga kapatid. But let me just share a little bit. Sister Rose already told us. But what is actually the falling away? Mga kapatid, that is what we call the apostasy. It is the act of professed Christian who deliberately reject the truth. And who is the truth? Jesus is the truth. Amen. Jesus said that I am the truth, the way, I am the way, the truth, and the life. Amen. In this last day, what is going on around the world now, mga kapatid, people has the time to pray, to call upon God. But many are still calling on their idols. But thanks be to God, we know who is the truth. Amen. But in the last days, many of us will fall away from the truth. Yes. It's stated there, lovers of their own selves, boasters, proud, covetous, blasphemers, disobedient to parents, nasaan ka dyan? Unthankful,
unholy, without natural affection, plastic. I love you, you love me, I love me. You love you. Amen? It's happening in the world, mga kapatid. Ang nakakatakot dito is that when you fall away from the truth, when you deny Jesus through your actions, you pretend to be a Christian, but in word, you are rotten. Just like last night, Sister Sally opened an apple. She said, I take it from my employer kasi masasayang din lang naman. It will just go to waste. When she opened it, rotten. But still she said, malutong pa rin. Maybe just like us, mga kapatid, we are beautiful outward. We take good care of our outward appearance. But half inside you is already rotten. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, I said before, we take good care of our outward appearance, expensive lotions, expensive nose scar ointment, mga kapatid. Do you have that in your country, brother? You don't have. Okay, sa kanila kasi yun na talaga sila, mga kapatid. Pero tayo, we are morenas but we want to take ano ba yun? Pampaputi, mga kapatid. You are too concerned to become fair or white. But what about inside you? Is it pure? Is it genuine? Amen. Yun pala ang itim ng budhi mo. Amen. This is the signs of the last days. This week, I went to market, mga kapatid. I told Sister Venus, this sirens is already a music to my ear. Because we are near the police station, we are near the MTR, we are near the LRT station. Even the warnings, the announcement in the LRT during at night, I cannot sleep because of the noise. So I said, oh, it's just a music to my ear. But while I was walking, mga kapatid, I had that feeling in my heart. Lord, I rebuke the spirit behind all this happening in Hong Kong. Because it is an spiritual warfare. Yes. Kung nakikita mo ang mukha, mga kapatid, ng mga nakikita natin sa news, mga kapatid, wala nang kabutihan. Yes. And we are battling against the principalities. Yes. And we have to remember, wherever you go, sister, if you have the Spirit of God, rebuke the Spirit who is in control of Hong Kong, who is in control of this protest. In Jesus' name. Amen. I walked past, I passed by the MTR, I saw all those mga kapatid, and it grieves me. And I said, nagbiro ako, I made a joke. The group to chat, I said, the only, maybe we can ask Kibuloy to come here. Oh no! But no. Only God. Yes. Sinabi yung falling away, mga kapatid, they rejected the truth. Yes. And many rejecting the truth. Let me say this, kung mapapanood man, kung naka-YouTube kayo or mga kapatid, Kibuloy, rejecting the truth. Yes. Baka mamaya, Manoy, ibag niya i-post niya na, baka mamaya yung si Mike Abe, tsaka yung Glenn na yun. Dinabi, sinasabi ko na sa inyo, mga kapatid, huwag kayong mag-live. Amen.
But let me tell you, mga kapatid, you, tanungin ko kayo, I ask you, kumusta ka? Nasaan ka dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, or all of the above? It's not a joke, mga kapatid. Matthew 24:12, it says, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Hallelujah. You don't say, I don't know who is the truth. Huwag mong, ano ba sa Tagalog yun? Haan mong ipakatiki na ignoranting. Pero sa Tagalog yung bahala na kayo, mga kapatid. Huwag mong pairaling pagka-ignorante mo. Praise God. Don't deny the deity of Jesus Christ and don't ever deny that Jesus is our Redeemer. He is the one who died on the cross to save you and me. Sabi nga ng kanta kanina, because of you, I am born again. Because of Jesus, you are born again. When you repented of your sin, you are baptized in His name and you receive the gift of the Holy Ghost. That is the power of the gospel. Sister Ethel, buksan mo nga ang verse 5, yung binasa ni Sister Rose. 2 Timothy 3 verse 5. Anong sinabi doon? Pakibasa nga, mga kapatid. Ha? Having a form of godliness, but denying the power thereof, whose power? The power of godliness. Your devotion to God. The power of God in your life. Amen. Concerned ba kayo sa nangyayari sa panahon ngayon? Sa Pilipinas, mga kapatid, pasalamat na lang tayo ang our families are not affected. We need to do something. If you have all this, yung sinabi kanina, if you have all of the above, sabi ni Sister Rose, ano ba yung sinabi mo kanina? Yung, the things I used to do, I do them no more. But no, sabi ko sa likod, I do them a little bit. All of the above. Agad-agad ba na walang pagkatsismosa mo? Agad-agad ba na walang pagkasinungaling mo? Agad-agad ba na wala yung pride mo? No. The things I used to do, I do them less. That is the truth. Because it's not an instant you will change. Accept it. May pride ka pa rin. Nasigawan ka lang ng alaga mo, nasigawan ka lang ng amo mo. Nanggigigil ka na, sabi ka nilang umaga sa devotion. Right? The happenings on the world now is a wake-up call for the Christians. Sino yung mga baguhan sa Hong Kong? Sister, para makita ko kayo. Yung mga baguhan sa Hong Kong, hindi nyo ba naranasan yung mga bagay-bagay na ano? Sisters, tumayo nga kayo mga kapatid, yung mga baguhan. Those new in Hong Kong. Praise God. Newcomers, you also, newcomers. You need more of Jesus.
Amen. The reason I said that you need more of Jesus is because only Jesus can give you the safety. You are safe in His hands. Hallelujah. If we go to Central, mga kababayan natin na nagtatambay doon, wala na silang tambayan. Yung mga dating nakaupo sa tulay o sa ilalim ng tulay, bihira na lang, mga kapatid. Where can you go but to the Lord? Amen. There is a song I am listening this week. Hold me, Jesus. Sometimes, nanghihina ako. Sometimes, but hold me, Jesus. Amen. Even when you are sleeping, you have to pray that God will still hold you. Because we don't know, mga kapatid. Just now, they mentioned about the one who hang herself. Kamag-anak yata ni Sister Rizalin. On live. Nakalagay doon sa nakita ko, on live on Facebook. Amen. Sige, magkwentuhan kayo. You're free. Amen. Let me tell you, mga kapatid, our life is precious. Hiram ang buhay natin sa ating Panginoon. Praise God. Ang hiram na buhay na to, siya rin ang may karapatang kukuha. Ngunit binigyan niya tayo ng kalayaan na ingatan. We have to take care of our lives. We only borrowed our life. But God has given us the freedom to choose whether to take care or ipariwara mo. That's right. Sa Ilocano, mga kapatid, yung iwara, ba sa Tagalog yun? Kalat. Ikalat. Ikaw ba gusto mong pakalat-kalat ang buhay mo? Ilocano ka, ano sis? Amen. Sino mga Ilocano dito? Gusto mo ba na yung buhay mo dito sa Hong Kong nandyan lang kapakalat-kalat? No. Napapariwara ko na the Lord Tagalog. O di, ano ba yan? Wara. Nakawara ka. But when you are in God, mga kapatid, you know your direction. Yes! You know where you are going. Yes. We are pilgrims of this world, mga kapatid. Manlalakbay tayo. We are pilgrims. This is not our home. Someday we will go to Him. We are just passing through. But, do you know Him? Amen. What is His name? Hanapin mo. Pagdating mo sa langit, ay, nasaan si Mama Mary? Wala si Mary doon. Ngayon ba? Nasaan si Jehovah? Si Jehovah, si Jesus na yun. Sinabi ng Biblia. Amen. Si Pedro, sasalubuin kayo sa pintuan? No, ma'am. Hallelujah. We are living in the last days. This message, it concerns about our character. Who we are as a person. Lovers of their own selves. Traitor.
Lovers of pleasures. Yan. Yeah. Yung mga pakalat-kalat, mga kapatid. More than lovers of God. Having a form of godliness. But denying the power thereof. Anong sinabi niya? From such, turn away. Eh kung halimbawa, ikaw Michelle, ganun ka, wag kang magagalit kung ako ay mapapalayo sa'yo. Yes. Diba? Yes. Ganun lang yun. Mama. Bakit iniwanan mo yung mga barkada mo sa labas? Dahil gusto mong maituwid ang buhay mo. Yes. Amen. There is a Filipina, napunta kay Tulfo. Pumunta sa Hong Kong for the sake of their family. But, every Sunday, every day off, she go to the disco. Napanood niyo ba yun, mga kapatid? Yun ang dahilan na naghiwalay sila ng asawa niya. Ang sabi, stay away from your barkada because your barkada is not good influence. Ayun na yun, turn away. Diba? But still, nag-stick siya sa barkada niya. Kung kayo, mga kapatid, you are a lover of God or a lover of pleasure? Are you a lover of God or are you a lover of pleasure? Aminado na aminado tayo ngayon, mga kapatid. Ha? If you are not a lover of pleasure, bakit panay pa ng cellphone mo, panay ang post mo sa Facebook, mas magdamag ka pa sa Facebook kaysa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Yes. Do you want God to change your life? Yes. Because you don't have the power to change your life. Your leader don't have the power to change your life. Only God can change you. Yes. Amen. Be honest, mga kapatid, dahil mas gusto ng Panginoon ang mga taong totoo, hindi ang mga taong plastic. Yes. Magpaka-paka-plastic po tayo when we say we are not a lover of pleasure. Amen. Just be honest. Amen. Because you have a need to be changed. Yes. Only God can change you. Yes. Hallelujah. Don't say, kahit magaganda kami ngayon, tingnan mo. May kailangan pa rin namin ng pagbabago. We also need a chance. Our attitude. Kasi kung titignan mo lahat yan, mga kapatid, it describes who you are. It describes your attitude. It didn't describe how nice is your dress. Hindi ba, mga kapatid? But within us, the inner man. Praise God. Let us all stand, mga kapatid. Once again, if this is your last day, because we have to remember, as it is appointed unto man who wants to die, but after this, the judgment. Mike, I want to ask you today, what if you only have one day to live? What if you have no tomorrow? What if you have this day to live? What are you going to do? You will ask for fried chicken?